pala sa Soljapok TV. Follow nyo sila, tapos subscribe nyo rin. And hit nyo yung bell button para masubscribe kayo sa mga susunod na video. Yun lang, ayun na palagi ako si Ipon Take Out Thrill. Yes, welcome back mga soldiers to my channel. This is your guy, your average sneaker guy, Japok, and I'm here because I have something new to present to you. Wow, English. Well, it's been a while, so ito medyo meron lang tayong light, very fast and unboxing, and to give you some awareness about some counterfeits or yung mga tinatawag ninyong mga OEMs or fakes. So this is something new, hindi siya sneaker ngayon, yung ipapakita ko sa inyo. But this is something different, and eto bumalik na yung kanilang pagka-hype in terms of sa culture ng footwear. And eto yung nag-pave way before regarding the comfort of how you wear your a different type of slippers, no? Ngayon tinatawag na siyang slides, no? Before it's slippers, sandals. So maraming era na dumating about this kind of footwear. Yeah, sneaker game has been in the fashion business or industry for quite some time now, and talagang pataas siya, and it has been an investment for some people. Yung iba talagang they do it for business, especially now that we have to be practical about things. And lately, medyo nag-tone down yung pag-purchase ng mga any products actually because of the pandemic. But so yung iba nag-shift into cheaper cost, yung iba nag-shift into more valuable ano things. And yung iba, since hindi makalabas, yung mga sneakers nila nakatambak. So like me, I have some pairs na hindi ko nagamit this pandemic. But company brands o yung mga shoe brands, hindi sila huminto to give you some new fresh looks and new technology with some sneakers and footwear. But alam naman natin, there are top brands like Nike and Adidas who's doing this kind of approach. At recently lang, ang daming releases ng slides. So even other Chinese brand like Anta and Li-Ning are releasing more value for money sandals or slides that they call. So recently ang Yeezy nagpasabog ng kanilang bagong slide, and medyo pagdating sa bulsa, medyo nakakabasag siya ng bulsa at wallet, no? Kasi hindi siya nagko-cost ng ganung kamura for a slipper. So yun nga, yung Yeezy Slide, it costs about around 8 to 10,000, and the resale medyo tumataas siya kasi as we all know, the hype of Kanye West. And then came yung one of the OGs, no? Before, naalala ko ang sandals na to or slide na to has been for a long longest time ng kanilang ano, but marami ang hindi nagkagusto because siguro yung itsura niya. But guys, this is so comfortable, and yung iba hindi siya gusto because of it's parang sloppy ba na hindi ka formal tignan, sabi nilang ganun. It's like parang ano siya eh, pambahay daw before. So ito na nga, the Crocs is back. And bakit sila nakabalik? Well, the strategy was, no, ngayon, it's all about collaboration. And if you do collaboration, you can create a signature brand. So, ganun ang ginawa ni Crocs. They grabbed Justin Bieber, how Justin Bieber wore his Drew lines. And si Post Malone din, yung kanyang electrifying pink na kanyang Crocs. But Justin Bieber paved way for something for this one. At marami pang iba na collaboration ngayon si Crocs. And kaya ngayon, bumabalik siya, makikita niyo ang daming naka-Crocs ngayon sa malls, everywhere. Kahit sino na all walks of life now is wearing the Crocs brand. Before nga, yun nga, sabi ko sa inyo, kasi dahil bulky siya, sloppy, they think it's like
something na pang pantulog daw, ganun. You walk up like this and then you go, lumabas ka. But now it's part of the fashion statement ngayon dito sa Pilipinas and other countries. We got this Crocs pair sa Stansha. Shoutout sa Crocs Stansha in Pasig. They're under yung sale na naganap sa kanila before. This was, I think, 2 weeks ago. And this is the classics, no? This is the classic plug. Ito yung naunang Crocs na nagkaroon tayo. And I think this is some kind of vibes na pinakita ng Crocs. Yung kanilang, yung pagpili nila ng colorways. I forgot the color of this one. Nakalimutan ko yung tawag sa color na to, but it's definitely a mixture of I don't know kung ano yung nag-register sa inyong screen, but it's a mixture of fuchsia or orangey, light orangey, and parang pomelo siya. So this is the classic. So makikita nyo naman, it's really nice. So simple lang siya, it's very subtle kung ano yung kulay, but ito yung pinakamaraming releases si Crocs, as we all know. And ito rin yung kay Justin Bieber, actually yellow lang yung sa kanya, and maraming G-bits, no? Kung alam niyo yung mga design na nilalagay dito, yan yung ini-insert na mga parang characters or G-bits ang tawag po doon. So meron lang si Justin Bieber ng ganong kulay, yung yellow. And now, as per sa mga napagtanungan ko sa mga Crocs, ano, hindi na sila nagre-release. And actually, pati yung parang yung yellow clogs kasi ang tawag nila dito, it's enclosed, hindi na rin nire-release dito sa atin. And parang it's under control about yung, dahil nga yung hype na nagawa ni Justin Bieber. So yes, let's review the pair, no? Let's review the pair. So ito na lang sa yung gamitin natin. Ito na lang pala para may tag. So ayan, the typical Crocs. Yeah, ito yung classics. Now may mga release na for women na parang elevated siya dito. It's so comfy. So yung soft, very very soft, yung kanyang cushioning, yung kanyang, syempre it's constructed with all rubber molded siya. So at breathable kasi itong Crocs. If you can see yung mga slots niya dito sa sides yan. So in terms of comfortability, ang classics ang pinaka-comfortable sa lahat ng model ng Crocs, no? I do have yung aking anniversary Croc band. Ito, pakita ko lang din for comparison. Ayan siya. I got it in blue, so nagamit ko na to. And mas ano siya eh. I mean, the material on this is medyo mas tougher than the classics. So ito medyo matigas at you can see na iba yung designs niya. So ito yung bond, kasi tawag nila is parang rubber band siya na meron dyan. So lahat na makikita nyo may stripes na ganyan bond. And this is the university, because it's like the university jacket na merong stripes, diba? Classic vibes, and I like the blue color on this. So balik tayo sa classics. Ito yung kanilang heel strap here, the classic one, and you can see the Crocs logo here. At the same time, yung insole niya, ito very comfortable to. You can feel it massage your foot there, yung footbed. So it all goes down hanggang doon sa forefoot. Outsoles is very nice. The outsoles is very nice. So yung traction nito is kapit na kapit. Very very rough siya. And maraming points diyan na medyo mas angat pa siya than your usual midsole. So parang bits of siya diyan. The sizing is here. Ayan, it's embossed. So as you can see, it's a size 8. So normally dun sa mga matagal ko ng subscribers, size 9 ako. This is bigger, yung sizing niya is bigger than your regular foot. So you can go
one size down kasi walang half sizes ang Crocs eh, ever since. So lahat yan equally, so wala siyang 9.5, 8.5, but it fits perfectly for me, lalo na pag naka socks ka and then you wear with the short. So maganda siyang ano, maganda siyang i-rock. And it's better na mas maluwag siya para mas komportable. So very detailed, very subtle, maraming kulay ang classic lugs. So you can go check out their page, Facebook page. I don't know if meron silang ano, Shopee or Lazada online page, but definitely this is a great one now that it's practical siya. And actually the classic clogs cost about around 2,700 to 3,000, ganun yung nag-range yung price niya. Minsan nagde-depende rin sa kulay, but we got this at 1,999 for a sale 2 weeks ago. So galing, bumabalik sila, and it really paves way sa mga slides. At ngayon marami nang gumagawa rin ng bagong designs with like this. Andiyan yung Merrell, andiyan syempre Adidas also made something, but iba pa rin talaga yung Crocs, no? In terms of design, yung functionality niya, iba pa rin. And now it's very very hype since nagkaroon na sila ng mga collaborations with different artists also.